abot na liwat ang mga aga. Okay, gabi, hey, tanan mga kasangkayan. Welcome na po tayo sa ating programa. Live na live po tayo mula dito po sa ating broadcasting studio ng Tanawan Leyte. Ito po si Kuya Joel. Welcome po ang bawat isa mga kaibigan. Galaw-galaw muna tayo mga kaibigan. Magsari ka la, adios. Ikaw iya bubuligan. Para po ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kaibigan. Maski ano ka mabugha, anatong ginpapasan ang mga pag-am. Hello, welcome po, magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Lahat po ng ating mga kabatuners, natong mga kapamilya, puso, mga ka-FB, welcome po sa ating programaan, Baton Han Ibo Problema. Magandang gabi sa inyong lahat. Kita niya kayaan. Lalara. Hello everyone. Okay, sa lahat po ng ating mga early birds, okay. I-greet natin Ate Becky ang ating mga nauna na pumasok sa ating live. Shopping ng gabi, Ate Veronica Valera and Queenie Valera and Ate Rebecca Manatalarios. Shopping ng gabi. Pwede po sa ambutini, waray man wag ka. Aji sa Amarelia. Kubatcha ngayon, kubatcha. Hello everyone, mau pa yung gabi ay yung atarang. Kagahon, nag-aagian. Nahanta na lang yung ipagkatawa ng mga kabukuhan. Nandiyos mau pa yung gatot. Kada bagong aaga, may bagong nga paglaong. At ubangan mo nga may kalipay ng magdayaw ka. Alright, Ate Vic, may introduction kita, Ate Vic. Kanaton programa, an batunan imo problema. An baton han imo problema. Tarabdan nga nagahatag in mga sagdon para ka kinabuhi. Ikaw ba ang nabubugatan tungod yung problema? Sangkay, ini nga programa para gudlaha imo. An baton han imo problema. Nadangat ay tagsang panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 itong gabi. Tikang han Lunes ngadto ha Biyernes. An baton han imo problema. Mao pay nga gabi ay yung mga kasangkayan, mga kabugtuan naton didahan niyo tagsa-tagsa nga papanimalay. Mao pay nga gabi Luzon, Visayas, and Mindanao. Mao pay nga gabi, magandang gabi, maayong gabi. Ngayon diha sa Cebu, maayong gabi sa Bohol, maadyong gabi sa inyong tanan. Ngan sa tanan nga atong mga kabugtuan han mga didaha. Ayaw tagsa-tagsa nga mapanimalay kung nabiyahe man ka mo, paghinayla ka mo. Ngayon kung nalingkod man ka mo, maupay maglingkod, set back and relax, maupay nga gabi. Alright, kumusta kayo mga kaibigan? At kumusta ang aking kapartner dito ng Tinikaw sa Ikagudla at Ibeka? Ay, praise the Lord! Salamat Kuya Joel! Magandang gabi! Maupay nga gabi ay mo, mayong gabi, Pastor Gisrael Manatang. Oo, oh, dyan! Ay, gwapo nating pastor dyan sa Cagayan, Diyos. Pinakagwapong pastor sa Cagayan, Diyos. Yes, yes. Mayong gabi, di ha, Pastor Gisrael. Blessed na pastor sa Cagayan. Glory to God sa lahat ng ating mga kaibigan, sa lahat ng aking mga co-teachers ng Tanawan National High School, lalo na sa mga senior high school teachers. May nanonood Ate Bec, no? Kanina nagsabi sila, sir, nanonood ako, sir. Ayo, maupay nga gabi mga teachers sa Tanawan National High School. Kana natong mga estudyante gi ha Ate Bec, no? Ang mga estudyante at sa lahat ng ating mga pastors mula sa Biliran, Samar, ngan Southern Leyte at sa kahit saan dako ng Pilipinas at lalong-lalo na sa ating mga OFW. So ngayon Ate Bec ay manalangin muna tayo para gabayan tayo ng Panginoon. Okay, let's pray. Lord God, mga salamat siya ng gabi kay ikaw Ginoo.
Nagahatag, haamonin kusog, ug bagong adlaw sa aking nabuhi. Salamat Lord sa tibok adlaw nga gintagan mo kami, maupay nga panlawas ug kusog nga aron kami makatrabaho. And amo nga salamat Lord din nga programa. Yes Lord, na dinaliwat kami gino mag-share sa imo mga pulong para ikakaupay. Hanamon mga espirituhanon nga tinapoy. Lord, i-bless mo ni mo Lord. Pati namon mga viewers, in Jesus' name, amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kumusta ka mo mga kasangkayan? Anilot kita, no? Hanaton paborito ng mga, siling pa mga tauhan, mga pamilihan baton, okay? Happy Father's Day ngayon. Uy, oo. Mga tatay kakulop. Okay. O pwede nga po, Happy Father's Month. Oh, diri la kada ano June 20 Ate Bec, ano diri la iton or third Sunday. Dapat araw-araw ay Happy Father's Day kasi po kung wala po ang mga tatay, kunwari't mga tatay inin di good magigin nilang puso ng aton mga pamilya. Kinanglano yeah. Naton hin tatay ha aton panimalay. Okay, mga pangumustaan ay kitahan aton mga kabataan nga mga viewers. Uy, sige Ate Bec. So, Joaquin Luna, mao gandang gabi sa iyo. And mga anak ni Ate Marites, Michael, Yepes, pati Christine, kan Ate Marta mga anak, si Mawis nga ni Mary Joy. Yan, kan Kuya Norbin nga mga anak, gihapon, ni Ilsa, ni Eliza, Muna ba si Ilsa na anak ni Norbin? Asawa. Eliza, hi Noreen, nga ni Erika. Alright. Okay. Yan, aton mga kabataan, gapano nagkikita, no? Damot mga bata nagkikita, aton Ate Bec, no? Didaha, Barangay Santo Niño, Tanawan, Leyte. Ayaw pa. Okay, magpaygabihay mo, Itam, Jaren, nga ni Faith. Yan. Okay. Palakpakan natin sila. Oo. Pag minimension natin ang kanilang mga pangalan, Ate Bec, no? Mga bata pera, pero nagkikita na aton baton, hindi mo problema. Saglit, pagdagkoy ni Ate Bec, waray na problema ng madulot na erag. Kay bata pa, nakikinidan bato, nanay mo problema. Okay, mga kasangkayan, sa lahat ng ating mga OFW, maupay ang gabi ha iyong atanan. Ngan parahan aton pagtikang, aton pamatian ini nga awit, nga waray-waray kasama para ha aton nga tanan, mga kasangkayan. Papara, 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 papara.
kasangkayan, mga kabuktuan, kapamilya, nga ang Diyos kaupod naton perme. Kapag kaupod naton ang Diyos perme, Kuya Joel, perme malipayo na nga tong kinabuhi. Oh, siyempre, Ate Mekano. Perme excited. Oo, oh, nga hinot din malilipay nga kaupod ni mo ang Diyos. Ngayon mo madadaupan, yes, ang tanan ng panahon. Amen. Oo. Oh. So, labi na yan ang pandemic, Ate Bek, ano? Damula itong mga oristorya, damula itong nababatian. Pero, diri kita sadang mabaraka, no? Hindi tayo dapat mawalan ng loob, mawalan ng pag-asa. Dahil habang buhay ay merong pag-asa. So, ngayong gabi, Ate Bek, ay dadako tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay. So, mga kasangkayan, mga kabugtuan, ngayon kapamilya, maupay nga gabi ha iyo. Yan ang panahon, amo na ang pagpamatihan pulong ang Ginoo para haaton nga tanan, nga ni kakadasig haaton mga kinabuhi espirituhanon, ngan makakabuling luat ini haaton matag-usayan na nga kami. Kaya, pamatihan naton ang pulong ang Diyos nga i-share ni Kuya Joel na aton a word of inspiration for tonight. Alright, alright, mga kasangkayan. Pero Ate Bek, akong papabasahon itong pulong ng Diyos nga aton mababasa, mga kasangkayan, dito ha Proverbs chapter 3, di ba? Continuation ni han aton kiniskutan aton una nga semana. May tungod itong proverbs, ano, mga salawikain, mga darahunon, mga sayings or expressions na nakakabulig han aton panadlaw-adlaw nga kinabuhi, Ate Bek. Okay. So babasahon naton, mga kasangkayan, Proverbs chapter 3 verses 1 to 12. Proverbs chapter 3 verses 1 to 12. My son, don't forget my instruction and keep my commandments carefully in mind, for they will add length to your days, years to your life, and abundant peace to you. Do not let gracious love, truth, leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. And find favor and a good reputation with God and men. Trust in the Lord with all your heart, and do not depend on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own opinion. Fear the Lord and turn away from evil. This will bring healing to your body and refreshment to your bones. Honor the Lord with your wealth and with the first fruit of all your produce, so your barns will be filled with abundance and your vast vats will burst open with new wine. My son, do not reject the Lord's discipline and do not despise His correction, because the Lord corrects the person He loves, just as the father corrects the son he delights in. Praise the Lord! Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. Palakpakan natin, ano, bawat isa. Welcome po sa lahat po ng mga first-timers na nandito po sa programa Ang Batonhan Imo Problema. This is a live prayer and counseling na kung saan tayo pa isama-samang nananalangin at patuloy na nakikinig ng mga salita ng Diyos. Ngayong gabi, mga kaibigan, ay patuloy nating pag-uusapan ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Proverbs o Salawikain. Ito po ay mga salita na isinulat po ni Haring Solomon na kung saan tayo po ay ginagabayan ng salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Alright, so tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ngayong gabi sa iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, at ito'y magsilbing gabay sa aming buhay. At ngayong gabi, Panginoon, anuman ang aming mga suliranin, anuman ang aming hinaharap na mga problema,
Lord, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Kami ay nagpapakumbaba, nagpapaubos kami, ginuuhit amon mga kinabuhi. Kay among ging kikilala nga waray kami mahihimo, kun waray ka haamon kinabuhi. Ginoo, bendisyon yan nga tanan nga imo mga katawhan. Tagi kami, Lord, hin kusog, kalipay, para kami magpadayod, hapag-alagad na imo. Indadayo ko namon papasalamatan, pinag-agi, hangaran ni Jesus. Amen and amen. Excuse me. Alright, hallelujah, mga kasangkayan. Okay. Magamasagahat aton botol, mga kasangkayan. Ano? Pero sige, lagapon. Nasa rin ang puluhan Diyos diniha. Verse 1, mga kaibigan. My son, do not forget my instruction and keep my commandments carefully in mind. So tayo po ay sinasabihan po ng Panginoon na tayo ay mga anak niya. Okay, yan ay po ay napakagandang katotohanan. Na kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, God consider us His sons and daughters. Kaya wala pong dapat pag-alinlangan, ano? Wala pong tayong hesitations. Na kapag tayo po ay lumalapit sa Diyos, God is your father. Ang Diyos ay imo tatay, ngan ikaw iya anak. On the basis of that relationship, itong relasyon, magkakamayada kahin na confidence, ano? Na dumaob ka ha Ginoo. Yan diri ka sadang mabaraka mga kasangkayan. Anay mo, makausala mga kasangkayan. Salamat, Ate Peg. Hantubig. Okay mga kasangkayan, tinawag tayo na mga anak. Kaya hindi tayo mga ibang tao sa harap ng Diyos. Tayo po ay mga anak. So ang mga anak po, sabi ng Biblia, ang mga anak ay mayroong karapatan na manatili sa pamamahay ng Panginoon. Ang mga slave, sabi ni Jesucristo doon po sa John chapter 8, ang mga slave ay wala pong karapatan na manatili sa presensya ng Diyos o sa presensya ng kanyang amo o kanyang master. Pero ang mga anak ay mananatili magpakailanman. So sa lahat po ng tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at tagpagligtas ng kanyang buhay ay meron ng karapatan na makatanggap ng mga biyaya mula sa Diyos dahil ikaw ay meron ng relasyon sa Panginoon. And this relationship with God, ito ang pinakamagandang relasyon sa buong mundo, mga kaibigan. Okay, sabi po dito, ano po ang naidudulot nito kapag tayo po ay hindi nating kalimutan ang mga utos, ang mga commandments ng Panginoon? They will add length to your days, years to your life, and abundant peace to you. Hallelujah! Hahaba ang iyong buhay na pinagpala ng Diyos. Amen! Amen! Hallelujah! Hindi waray Ate Bika. Waray pindita. Yan! Okay. They will add length to your days, years to your life, and abundant peace to you. Ibig sabihin mga kaibigan, mahaba ang iyong buhay, hahaba ang iyong buhay na merong abundansya. Maraming tao mahaba ang buhay pero naghihirap po ang kalooban. So gusto ng Panginoon ng ating mga buhay ay maging mahaba dito sa lupa. So bali tayo po ay nag-i-enjoy sa mga biyaya ng Diyos. So yun po ang karooban ng Panginoon. At sabi po sa verse 3, do not let gracious love and truth leave you. Yung pag-ibig at katotohanan, hindi po pwedeng nagkakahiwalay mga kaibigan. Maraming tao na nagsasabi ng katotohanan, pero nakakasakit ng damdamin. Meron namang nagsasabi ng nagmamahal, pero hindi naman totoo. Kaya ang pag-ibig at ang katotohanan po ay hindi pwedeng magkahiwalay. Sabi nga ng iba, truth hurts, no? Ang katotohanan talagang nakakasakit ng damdamin. Totoo po 'yan. Subalit, nadepende yan sa paano mo sasabihin sa kanya. Kaya nga ang Panginoon ay inuna niya pagsabi sa atin na mga anak. Kasi ang anak, kahit sabihan mo siya, masaktan siya, anak mo siya, tatanggapin kasi ikaw ay magulang, di ba? Pero kung wala kayong relasyon at sasabihan mo ng katotohanan at sinaktan mo,
ay talagang gagantian, di ba? Kaya sabi dito, do not let gracious love and truth leave you. Bind them around your neck, write them on the tablet of your heart. Ibig sabihin, ito po ay isa sa buhay mo. Ano? Huwag mong kakalimutan. Huwag mong ilalayo sa iyong puso ang mga salita ng Diyos dahil ito ang magbibigay sa iyo ng success sa iyong buhay. At sabi nga dito, and you will find favor and good reputation with God and men. So ibig sabihin, magiging maayos ang iyong pamumuhay sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Kaya ito po ay guideline sa mga tao na gustong mag-serve sa Panginoon at mag-serve sa ating bayan. Ang mga taong gustong mag-serbi hiton aton mga tao, kinahanglan hira nga may nira gugma, ngan may nira pag-ugup hang kamatuuran. Di rin na puro lang kamatuuran, pero sinasaktan mo na, hinayapakan mo ang puri ng ibang tao. Dapat po ibabalance po natin ang pag-ibig. Ang pag-ibig at katotohanan ay hindi po dapat maghiwalay. Yan. Okay? So, ang verse 5, gin-highlight ko po yung tatlong gagawin natin upang hindi natin makalimutan ang mga instruction ng Panginoon. So, sa verse 5, sabi po diyan, trust in the Lord. Sa verse 7, fear the Lord. And number 3, sa verse 9, honor the Lord. Pag ginawa natin ang tatlong bagay na ito, mga kaibigan, sigurado po ako na hindi natin makakalimutan ang mga itinuturo ng Diyos sa ating buhay at ito ay magre-resulta ng magandang buhay para sa iyo. O, pamumuhay. Sabi dito sa verse 5, trust in the Lord with all your heart and do not depend on your own understanding in all your ways. Acknowledge Him. Ito ang gagawin ni Lord. Kapag manalig ka ng buong puso, buong kaluluwa, do not depend on your own understanding, sabi niya, He will make your path straight. Or, sabi sa ibang translation, He will guide you. Okay? At ikaw ay igaguide ng Panginoon sa tamang daan. Hindi ha baliko nga dalan, kundi ha straight nga dalan. Nga, oo, hindi sa dating daan, kundi sa tama at straight na daan. When you trust in the Lord with all your heart, God will guide you papunta sa mga lugar, sa mga bagay na magiging maayos ang iyong pamumuhay. Pangalawa po, sa verse 7. So, ang number one po, para hindi natin makalimutan ang mga instruction ng Panginoon, trust in the Lord. So, ito po ay pagiging masunurin, magiging closer sa Panginoon, manalig sa Panginoon yan. Ang pangalawa po ay fear the Lord and turn away from evil. Fear the Lord. Merong respeto sa Diyos. Hindi ibig sabihin, Ate Bec, na fear ay nahadlok ka, natatakot ka. Diba? Katulad kay Adan, sinabihan siya ng Panginoon, sila'y nagkasala. Sinabihan siya ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Natatago kami, Panginoon, kasi natatakot kami. So, ibig sabihin, yung takot nila ay hindi pagrespeto sa Diyos. Kasi ang takot sa Panginoon na positive na fear, ito po ay nagbibigay sa atin ng motivation na para po tayo lumapit ng closer or maging malapit pa sa Panginoon. Sabi dito, do not be wise in your own opinion. Fear the Lord and turn away from evil. Kapag yan ay ginawa natin at tayo po'y lumayo sa kasalanan. Ano mangyayari, Ate Bec, sa verse 8? This will bring healing to your soul. At saka, to your body. To your body and... May na kita pagkahadlok sa ginungan mo. Turn away from evil. Nasiring ha, verse 8. This will bring healing to your body and refreshment to your bones. Hallelujah! Ibig sabihin, Ate Bec, physically, you will be healed. Mm-hmm. Ano? Kasi and may mga... spiritually, refreshment to your bones. Mm-hmm.
And physically, gihapon, spiritually, mag-combine it na. Yes, oo. Pag ikaw may takot sa Diyos at lumayo ka sa kasalanan, iyan ang magiging susi sa kagalingan sa lahat ng iyong mga karamdaman. Hindi lang sa karamdaman sa iyong katawan, pati na ang spiritual na karamdaman. Kung ikaw ay merong takot sa Diyos. And the last but not the least, ano? Meron na tayong trust in the Lord. Meron na tayong fear the Lord. And the last, the verse 9, honor the Lord. Yan. When you honor the Lord, sa verse 9, with your wealth and with the first of all your produce, ano pong mangyayari? Siyempre, kapag ikaw ay ipapasidunggan ni mo ang Ginoo, hitiin mo siya ring pakayamanan, kinikilala ni mo ang Diyos, nga yan tag-iyahan ni mo kinabuhi, nga tanan nga adahin mo, pag inonor mo ang Panginoon, sabi dito, so your barns will be filled with abundance. Hallelujah! And your vats will burst open with new wine. Ito po ay isa pong patutuo na ang mga anak ng Diyos hindi magkukuri. Di rin magkukulang. Ha? Bisan magkuri itong kalibutan, pero ginbi-bless siya ang Diyos. Ha? Waray good Kristiyano nga nasunod ha Ginoo, nga gino-honor hi Lord, nga magkukulang, nga magpo-problema hit iya panginahanglan hapan adlaw-adlaw. Kaya ito po ang conclusion po ni Haring Solomon sa verse 11 and 12. My son, inulit niya naman niya, my son, do not reject the Lord's discipline. Kapag tayo po ay dinidisiplina ng Panginoon, tinuturuan tayo sa tamang dapat gawin natin, makinig po tayo. At sabi dito, do not despise His correction. Because the Lord corrects the person He loves. Just as a father corrects the son he delights in. Yan. Amen. Pag, yes, amen. Hallelujah. Pag mahal mo ang tao, tinuturuan mo siya sa tamang pamamaraan, ano ang tama. Kasi kung hindi mo mahal ang tao, pinapabayaan mo siya, di ba? Na siya ay magkasala, siya ay malayo sa Panginoon. So, yun din ang puso ng Diyos. Our God is still, ano, correcting us until now. Araw-araw, kinukorek tayo ng Panginoon upang tayo ay mabago araw-araw. Kaya ang mga taong kinukorek ng Panginoon, yun ang mga minamahal ng Diyos. Amen. Amen. So let us accept corrections. So lahat po ng mga salita ng Diyos na ating nababasa, napapakinggan, ito'y patungkol sa pag-aayos po ng ating mga buhay, pag-aayos po sa buhay ng ating pamilya, pag-aayos po sa mga relasyon ng mag-asawa at relasyon ng mga anak at relasyon sa ating kapwa-tao. So ngayong gabi mga kaibigan, huwag nating kalimutan ang mga salita ng Diyos to trust in the Lord with all your heart. At ang pangalawa, to fear the Lord and depart from evil. At ang pangatlo, honor the Lord with your wealth. Ikaw ay magpuri, magsamba sa Diyos sa pamamagitan ng iyong pagbibigay sa Panginoon at pagtulong sa kapwa-tao. Talagang hindi ka magkukulang at patuloy kang pagpapalain ng Panginoon. Let us pray. Salamat tayo, pasalamat tayo sa mga salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita ngayong Amen, gabi. Lord. Ang iyong mga salita, Panginoon, they are like honey, sweet to our tongue. At ito po ay nagbibigay ng kalakasan, yes, sa aming spiritual na buhay, Panginoon. Ito'y parang dugos, Ginoo, nga matamis, nga naghahataging kusog, Ginoo, nga naghahataging kalipay, Ginoo, haamong kinabuhi adlaw-adlaw. Lord, pakusganin mo mga anak, palakasin mo ang bawat isa, Panginoon, na kami ay merong mga hinaharap na problema na nagbibigay sa amin ng panghihina sa aming katawan, sa aming emotion, sa aming spiritual. Subalit, salamat po sa iyong mga salita na mag-refresh sa aming mga puso. Amen. Refresh us, Lord, upang magkaroon kami ng panibagong lakas, panibagong pag-asa dahil po sa iyong mga salita. Panginoon, salamat po. Inaalay namin ang aming mga buhay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Purihin natin ang Diyos, Ate Beck. Okay? So, babalikan po natin ang ating pinag-usapan tungkol po sa
tatlong bagay na ito, to trust in the Lord, fear the Lord, and honor the Lord, pipili tayo ng isa o dalawa. Bakit ito napakahalaga sa iyo? Ang to trust in the Lord, to fear the Lord, and to honor the Lord. Alam ko na marami tayong naranasan na sa Panginoon. At ibahagi natin sa ating kapwa, sa ating mga kaibigan dito po sa programa Ang Bato ng Imo Problema. Okay, pakinggan muna natin ang awitin, Biyaya Mo'y Sapat. Okay, ang grasya ang Ginoo, sufisyente ha aton mga kinabuhi. Kita nato it provision sa Ginoo nga waray katapusan. May katugbang ate Bekan. Yes. Ano man aton ginihimo para at aton relasyon di dahil Ginoo. May katugbang sobra pa ate Bek. Ano aton ginlalaom. Yes. So involved Kuya Jewel ang tanan sa atong kinabuhi. Ang tanan nga di ha aton involved ang Ginoo hiton. That's right. Ma ano man, ma love life man. Yes. Ano? May marriage spiritual relationship. Marriage relationship. Ang Diyos po ay kasi sabi di yun Ate Bek, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways. Yes. Sa lahat ng yung ginagawa, ibig sabihin kung ano man ang plano mo, ano man ang si involved, Lord. Dapat involved si Lord sa iyong buhay. Mm-hmm. Oo, kung ikaw ay naghahanap ng pag-ibig, na totoong pag-ibig, dapat involved si Lord para hindi ka masaktan. Yan, kasi maraming mga young people ngayon Ate Bek, talagang maraming nasasaktan kasi hindi po tama pa, ano, hindi pa mature ang kanilang decision. Sering pa abrupt itira mga decision na tigdaay la.
So, bisan pandemic na sibat para makikita. Para makikita iti karuyag. Okay. So nagtutuman iti karuyag. So para po sa mga young people na nandyan, napakahalaga na tayo po ay i-acknowledge, magrespeto sa Panginoon sa iyong buhay. And I believe God will give you success. Malapit nang matapos ang school year, Ate Beg, ano? Oo, matatapos na. At least isang school year na katapos din tayo kahit maraming mga problema. Okay, mga kasangkayan, pumili po kayo, mga kaibigan, ng isa sa tatlo. Sa tatlo, ang trust in the Lord, fear the Lord, and honor the Lord. Okay? Sabihin mo sa iyong comment na pinili ko ang fear of the Lord dahil ito ay nagbibigay ano ang naidudulot nito sa iyong buhay at ano ang naranasan mo nung in-apply mo ang salita ng Diyos. Anong gin-applicar ni mo ang puluhan Diyos sa iyong kinabuhi? Kay it sa ganitong paraan ay may ibabahagi mo, may share mo sa ating pong mga kapamilya, ating mga batuners, kung ano ang nangyari sa iyong buhay kapag ito ay ginawa. Okay? So, I request ko si Ate Bec, pumili ng isa. Yan. Tatlo? Sa tatlo. Isa lang. Pwede. Oh, pwede. Depende sa iyo. No? Oh, sa tatlo, yung pinakamaganda na nangyari sa iyong buhay. Yan. Okay, Ate Bec? Yes, Kuya Joel. Lahat, tatlo. Trust the Lord, trust in the Lord, fear the Lord, and honor the Lord with your wealth and the first fruit of your income. Yes, oh. Kaya, mga kasangkayan, mga kabugtuan, nakasiring ako nga, God is really faithful talaga. Kapag may danganin natin pagkahadlok ha Ginoo, pagrespeto ha Ginoo, i-honor good natin ang Ginoo, hata ng mga bagay sa atong kinabuhi. Sa atong decision, sa atong love life, sa atong relationship pa natin asawa, relationship pa natin pamilya, kaya ang Diyos mag-honor God and relationship pa natin mga loved ones, na natin mga kabugtuan, ha physical nga kabugtuan, biological family. Kapag imo silang taganhin, kapag mag-trust ka sa Ginoo, tas i-honor mo ang Ginoo, tas mag-respeto ka sa Ginoo, God will take care, hantanan ni mo ang mga needs. That's wants, right. Ang mga wants, i-add na lang na sa Ginoo. Pakapin, pasubra. Yes, tibet, and pasubra. Diri ka, nagsiring pa, di ka nag-struggle sa imo mga wants, ihatag na lang na sa Ginoo sa imo. Kahit hindi mo hinahanap, tibet, dumarating lang kusa. Ano? Yes. Naabot na lang ito hiya. Di rin mo yung bibiniling. Pag inuuna mo si Lord. Yes, ana, tama. O, trust in the Lord with all your heart. Kaya Kuya Joel, hanaton relationship Kuya Joel, ginuuna na ito it Ginoo. Oo, syempre. Oo, maburo aton sa Ginoo. Ginuuna na ito Kuya Joel, di ba? Kaya, gimbiblessed kita sa Ginoo. Amen, amen. Sa relationship na mag-asawa, dapat una si Lord. You know? Kasi minsan, meron tayong mga plano na ang kagustuhan natin ang nasusunod, hindi ang kagustuhan ni Lord. Lalong-lalo na kung ikaw na bana, ikaw ang husband, ikaw lang ang kagustuhan ang gusto mong masunod. Talagang yun ay klaro na Ate Bec nga di good maopa itong magiging resulta. Pero kung kayo ay nagkaka-agree, ano, nagkakauyong gamit mag-asawa, dapat isasangguni pa rin sa Panginoon kung ito ba ay kalooban ng Panginoon. Kaya dapat involve ang Diyos sa iyong buhay para po maranasan natin ang pagkilos ng Diyos, ang paggabay at pagbigay ng mga biyaya para sa iyong buhay. Balita ko, Joel, ano mo, pagulit ginuubisan unan hon? Ngan, mamimiss mo, Kuya Joel, it presensya sa Ginoo. Kun parang, imo na nga ni siya, audiri parang. Kun it Ginoo nga ni, usana siya sa imong, usana siya sa kaparte na sa imong kinabuhi. Mamimiss mo, good, it presensya sa Ginoo.
Pag mata mo itong aga, Ginoo na mo talaga ito. Yes, oo. Oh. Iuna, hindi uunahon ang cellphone pagpukrat. Kaya posible itong pagpukrat ni mo't aga, unahon mo nga ni pag-ablit cellphone, buta ka. Mabubuta ka. Why? Itong light, itong cellphone ko, Jewel. Diba? Oh, dere mo pa ito. Dere mo pa, pag mata mo pala. Tapos, i-open mo dito mo cellphone, ang light sa cellphone, buta ka. Whereas, kung pagmatani mo, ginuuna mo anit, ginuuna mag-istorya ka, tapos pagkaman magbasa ka ng Bible, at the same time, mahayag, mapawa, ano? Oh, at the same time, nagtutuon ka, tapos nagbabasa ka ng Bible, mahayag, mahayahay, mapawa ang imo kabubuwason, ngan mahimyang ang imo bugos ng adlaw. Amen. Okay. So, sa ating pong mga batuners, ay patuloy pa rin sila, Ate Bec, pag-comment, ano, sinagsusulat pa sila. So, babasahin muna natin ang pinakaunang pumasok na comment ni Ate Veronica. Ate Veronica Balera, sireng niya. Agi sa akin, amo na. Sa akin po, mahalaga po yung tatlo, trust, fear, and honor the Lord. Pero mas uunahin ko po ang mag-trust sa Kanya kasi Siya ang Diyos na di nagkukulang sa amin. Sapat po Siya sa lahat na panahon sa amin. Napakadakila po ni Lord. Magtiwala sa Kanya, di double-minded. Dahil sa lahat po ng panahon, di Siya nagkukulang. Mm-hmm. Amen. Yes. Oh, totoo yan, Ate Veronica. No? Talagang hindi nagkukulang ang Diyos. Ni minsan. Waray good usa ka beses nga ang Diyos nagkulang aton. Kita pwede pa kita ang nagkulang pero ang Lord ang Ginoo diri nagkulang aton mga kinabuhi. Salit angay good lang aton niya pagsarigan aton niya sundon ha aton mga kinabuhi. Praise the Lord. Kung masarig kita Kuya Jewel ha tao, papakyas pa itong tao. Pero ang Diyos di ko diyan nagpapakyas sa niya mga saada aton kinabuhi. Kaya sabi ng Biblia, Ate Bec, it's better to trust in the Lord than to put confidence in man. Pinagpala ang taong sumasampalataya sa Diyos at cursed is the man who trusts in man. Kasi yung tao, minsan, maraming beses na ikaw nag-disappoint, Ate Bec. Pero pag si Lord ang imo ginsarigan, bisan ano't may tabuit kalibutan, siling pauunog ang kagudhang Ginoo, di kagud niya papabayaan. Pero may mga bagay Kuya Jewel, nga bisan nagtapod ka Ginoo ano. Tas may daka nga ni ginaaro sa Ginoo, diri ginahatag sa Ginoo diretso. Oh, okay to Ate Bec. Oh. Kasi gindi-develop sa Ginoo ang atong pasensya, pailo. Or gindi-develop sa Ginoo ang atong karakter. That's right. Oh. Okay, Ate Bec, meron na tayong pumasok. Dalawang comment ng ating mga viewers, Ate Marta. Para sa akin, lahat sila mahalaga, lalo na kung patungkol kay Lord. At pangalawa, ang sa aking pamilya. Okay. Pero dapat, Ate Marta, pipili ka ng kahit isa. Yung pinaka, ano? Sadi, trust kay Lord. Mm-hmm. Adi niya sumpay, Kuya. Ah, okay. May trust sumpay. Trust kay Lord at trust sa sa'yo. Sing asawa. Sa'yong asawa. Oo. Pag ikaw ay nananalig sa Diyos, dapat nananalig ka din sa iyong asawa. Oh, hindi pwedeng i-separate. Okay, from Ate Michelle. Sabi ni Ate Michelle, trust the Lord ang aking pinili sapagkat sa lahat ng aking dinaanan ng lahat at ibinigay ko sa Panginoon sapagkat Siya ang aking gabay at alam kong pag ibigay at isang guni sa Panginoon ang lahat may kapayapaan in spite sa lahat. Siya ang aking kaligayahan at buhay at wala na akong dumalagan at alalahanin. Wala akong dapat alalahanin sapagkat Siya ang aking Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Amen and amen! Praise the Lord! Yes, He is always faithful to all His people. Okay, Kuya Jewel, music ka na. Okay! Pakinggan muna natin mga kaibigan ang isang awitin, Ikaw ang Siyang Kailangan. Iagudlaan atong kinanglanon at ibig.
Napakahalaga na hindi ito dire siring pamalabay ini nga gabi mga kasangkayan nga diri naton makikilala ang Dios sa aton kinabuhi. Kung ikaw man ay nandyan at ikaw'y naghahanap ng tunay na kaligayahan sa iyong puso at siring panatistingan mo na ang tanan ng mga butang ining kalibutan, pero waray gilagi hapon tinuod nga kalipay sangkay haim mo kasing-kasing. Ikaw ay naghahanap ng tunay na magbibigay sa iyo ng kagalakan sa puso. And there's only one who can make you glad, make you happy. Tunay na kaligayahan, ang pangalan niya ay si Jesucristo. Isang bagay lamang ang dahilan kung bakit hindi natin nararanasan ang kasalanan. Sabi ng Biblia, lahat po tayo ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, inanyayahang kita kaibigan, ano, sangkay, na sumunod hininga pag-amputi kang haimo kasing-kasing. Karaw tayo Jesucristo, haimo ginabuhi yan ang gabi. Kay bangin amoy ni antinikangan para imo matagamtaman, imo ma-experiensyahan ang tinuod ng kalipay. Didaha Ginoo nga waray nimo makikit-i, waray nimo ma-experience ay hindi ni kalibutan. Sa lahat po ng gustong maranasan ang tunay na kaligayahan mula sa Diyos, tanggapin mo si Jesucristo. Siya ang iyong tunay na kaligayahan. Manalangin tayo mga kaibigan at sumunod ka sa panalangin na ito. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong mga salita at sa iyong pagmamahal sa akin. Na kahit ako ay makasalanan, ay tinanggap mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ang aking puso sa lahat ng karumihan. Ngayong gabi, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At mula sa oras na ito, ako'y susunod sa iyo. Panginoon, salamat sa iyong pagtanggap sa akin. Tulungan mo ako na mabago ang aking buhay.
Salamat po sa iyong pagpapatawad. Salamat po sa iyong pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin, palakpakan natin ang Panginoon, mga kaibigan, ano? Sa lahat po ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus. Ngayong gabi, sabi po ng John 1:12, ay binigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang Diyos ay imo na tatay ngan ikaw iya anak. Kaya magiging realidad ang yakanhan Proverbs, "My son, do not forget his instructions." Kay ang mga sugo ang Ginoo dire mabugat buhaton. Kun kita may da relasyon na iya. Dire makuri ang pagbag-o sangkay. Kun ang imo kinabuhi, imo na ginhalat ngadto kay Ginoo. So maging ano pa man tim sitwasyon niya na ang Diyos na higugmahi imo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya kung meron kang karamdaman, sabi ng Biblia, "Fear the Lord and depart from evil. It will bring healing to your body." Ito'y magdadala ng kagalingan sa iyong katawan. So sa lahat po ng merong sakit, ano, si Ate Bec magpipray sa lahat ng merong karamdaman, ay pumikit ka at itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon at yung isang kamay na sa iyong katawan, anuman ang iyong karamdaman. Mga kapatid, nagpapagaling po ang Diyos instant. Meron pong gumagaling, instantly, gumagaling sila sa kanilang karamdaman sa mga oras na ito. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. Father God, damo nga salamat siya na nga kagabiun. Nga ikaw naghahatag hamunin kay gayunan, Lord. Yes, Jesus. Ha mga pag-ampo, yes, salamat Ginoo nga ikaw na mamati. Yan na nga nagatuo kami Ginoo. Nga ikaw, Lord, magmimilagro. Hantan ang namon nga igbabanggit din ni Lord. Nagampo kami Ginoo, hadton may mga balatian hanirapan lawas. Salamat han usog. Salamat han katambalan nga imong hatag kanila. Salamat Ginuhan padayon nimo nga pagkiwahan ira mga kinabuhi. Lord God, damo nga salamat han waray katapusan nimo nga pagtambal, yes, han COVID-19. Yes, may mga Lord, ubo, may sipon, may hiranat, pamaol, kakapoy, sakit sa tiyan nga tanan nga inaabat hapan lawas, mga diabetic, yes, man, Jesus, mga high blood man, nataas man uric acid, oh, sakit glory, Lord nga sakit ha kasing-kasing, sakit Lord ha mga part halawas. In the name of Jesus, we declare healing, yes, right now Jesus, in Jesus' name. And I can say, be healed in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Ani mo padayong Ginoo nga pagkiwa, hantanan Ginoo. And salamat, Lord, hantanan nga namamati niya programa kung may daman balatian. Ikaw, Ginoo, magatambal kanila. Yes, oh nga Lord. Nato kami, Hallelujah, Lord, ang katambalan gikan kanimo. And salamat, Lord, kung adaman nila hospital. Salamat Lord nga ikaw magpagawa sa ira tungod kay ra upay na hangaran ni Jesus. Amo Ginoo gideclare ang healing nga tumabot silang panimalay in Jesus name, amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kuya Joel, may daa katun nanumdum ka Kuya Joel nga he. Yan usa nga viewer naton nga nagpa-pray request niya Apo, mm-hmm, nga may adahiranat. So, during that time, Kuya Joel, sunakad to ngayon na to hospital. Mm-hmm. Tapos, anhiranat waray uus-us. So, during hanatong programa, bisan hira Tagalog, namati hira hanatong programa, kung daspat mga kasangkayan, mga kabugtuan, ginpapamalhas ang bata, kahuman, bugus nga kagabiun, maupay ng pagkaturog niya. Maupay na. Praise God. Hallelujah. And then, nakagawas din sa hospital. Mm-hmm. So, mga kasangkayan, mga kabugtuan, maupay gud ang Dios sa atong kinabuhi. Diri ini gahom ni Ate Rebecca o gahom ni Kuya Joel, kundiri. Kapag kitang tanan, magkaurusa mga pag-ampo, dako o kahimuan ang mga pag-ampo. Amen. Kaya amen, mga kabugtuan, mga kasangkayan, ayaw kita paghunong pag-ampo. Ay kita paghunong, pagsalig sa Ginoo, kay ang Dios magabaton ini nga tanay nga kun babaton sa Ginoo maupay nga nira kada ko ang kalipay nga maabat naton nga tanan na kaya da mo nga salamatan aton mga kaupod nga nakiguro sa aton mga pagkaupod. Saring padiri na baya aton Ate Bec, no? Kada gabi. Okay, saring ni Ate Carmen, para sa akin, trust in the Lord, kasi pag nag-trust kay Lord, kahit anong hilingin mo ay
gintutupad. Unang-una, pag may tiwala ka kay Lord, magaan lahat sa pakiramdam. Kahit may mga suliranin, may kagalakan. At kapayapaan siya lang ang baton, basta sundin natin ang kanyang mga utos. Kailangan masunurin natin. Ang mga masunurin ay talagang hindi pinababayaan ng Panginoon. Yan, diri problema. Mga masunurin. Ate Veronica Valera, Serenia, huwag tayong lalayo sa Panginoon. Dahil, Panginoong Diyos, dahil ang kanyang pangalan ay sapat na sa lahat ng panahon o sitwasyon. All we need is to trust in Him always. That's right. Okay. Yan, sering ni Ate Martha, yes Lord, salamat sa hilinghan nga tanan nga may da mga sakit. Amen. 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 Praise sering the Lord. Sering ni Ate Michelle, hallelujah. Thank you Lord for the healing. You work in a miraculous ways. Amen. At sa lahat ng mga nag-agree ng amen, thank you sa pag-ipag-isa sa ating pananalangin. At sa lahat ng mga nakatanggap ng healing, ay huwag kayong mag-hesitate na mag-send ng private message kay Ate Bec o sa akin na patutuo na ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman. Para naman maibahagi natin sa ating mga kaibigan dito po sa ating programa na ang ating Diyos ay buhay. Okay? Buhi ito aton Diyos, mga kasangkayan. Kahiya gulat aton paglaom hininga pandemic, Ate Bec. Yes. Itong mga eksperto na wawurok ni Harakon at bubuha aton nira. Nagiginasto ni milyon-milyon para lang kita proteksyonan ito aton panlawas. But imagine, our protector, Ate Bec, sering dito, fear the Lord and depart from evil. It will bring healing to your body. And refreshment to your bones. Ang buo mong pagkatao. Amen. Hallelujah. Simple praise lang, simple lang ang susi, Ate Bec, ng COVID-19 na virus, is to fear the Lord. Kapag may takot ka sa Diyos, may respeto sa Diyos, at lumayo ka sa kasalanan, ay gagaling ka sa iyong karamdaman. Yes. Gagaling ka talaga, kaibigan. Dahil ang Diyos, ang siyang healer, siya ang nagpapagaling sa iyong buhay. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Okay, manalangin tayo, Ate Bec, sa ating mga OFW, yes, sa lahat ng ating mga kaibigan na nagtatrabaho abroad. Panginoon, salamat po sa patuloy na paggabay sa aming mga kaibigan, yes, na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, patuloy mo silang gabayan at proteksyonan araw-araw, Panginoon, na anuman ang kanilang ginagawa, Panginoon, sila man ay napapagod, anuman ang kanilang nararamdaman sa kanilang katawan. Thank you, Lord, for your supernatural strength. Amen. Na i-release mo, yes, sa bawat isa na kahit sila ay malayo sa kanilang pamilya. Lord, comfort their hearts, O Lord, na parang malapit din sila sa kanilang pamilya. Amen. Huwag mo silang pabayaan, Panginoon. Samahan mo sila sa lahat ng kanilang trabaho. At ang kanilang trabaho ay hindi maging mabigat na gagawin nila, kundi ito'y maging magaan lang. At salamat sa mga anghel na sumama sa kanila, sa kanilang mga biyahe, sa kanilang mga pagta-travel, o kung nandun man sila sa mga bahay ng kanilang mga amo. Lord, protect them, cover them with your precious blood. Bless their families, Lord, na nandito sa Pilipinas. Thank you, Lord, for their lives. In Jesus' name, Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. Hallelujah. Okay, kumusta na mo ato nanak ko nito? Nagtrabaho sa ibang bansa. Kuya Jojo, kumusta? Sering pa-ilob la kuya, no? Makauli ka lagi hapon. Okay, so patuloy tayong nananalangin, Makakauli ka lagi hapon. Makauli ka lagi hapon, kuya. Be strong and dito pa kami. Patuloy kami nananalangin sa iyo, huwag kang manghina sa iyong katawan. Normal lang yan, maraming trabaho kapag nagtatrabaho ka sa ibang bansa. At God is your strength. Ang mahalaga, meron kang joy of the Lord. And the joy of the Lord is your strength. Yan. Pag masaya ka, magiging malakas ang iyong pangangatawan. Yan. Amen. O Diyos, sa mga salamat sa among mga viewers, Lord. Yes, bless mo, Lord. Kinabuhi. Thank you, Jesus. Pati anira mga pamilya, anira mga panginhang lanon financially, tagihira Lord. Anadlaw-adlaw nira nga, yes, panginhang Jesus, lanon, ikaw mga suporta ha ira Ginoo.
tanan nga igbarayad ang kurinti, bayrayad ang tubig, paralit yung pagkaon. Provide them, Lord, as you provide hanira pang needs. Salamat din madamo amay, bisan ay ako, Kuya Joel, salamat sa imong paghatag. Thank you Lord for your strength. Kamon in strength, Ginoo, nga kami nakahimo ang programa, yan ang gabi. Kaya nagpapasalamat ako, ginuhang kusugan katambalan ngayong gihatag ka na ako. Nganda mo nga salamat, pati ang Kuya Joel, hantanan. All the glory belongs to you, Lord. Honor and praises in Jesus' name. Amen. Kaya mga kasangkayan, mga kabugtuan, mga kapamilya, magsisiring ako ay yudda mo nga salamat. Yes. Haniyo pakiguro sa ato niya ng problema and Diyos nagabindisyon. And thank you Lord for the joy, the strength and the healing. Yes, amen. I receive strength right now. Yes, thank you Jesus. Maraming kasangkayan, pag-start na singi Kuya Jewel, kayo laan ay pagbaton, katurog na la. Pero diri ako makakaturog kay singi ako. Once nga mag-share sa pulong sa Ginoo, and then magtuwa ko nga, once nga mag-ampo ako, and Diyos may buhaton sa kong lawas. Right. Then praise the Lord, hindi nagpapakyas ang Ginoo akon, ginupay ako niya, gintagan ako niyang kusog, nga nang Diyos mahimayahan akong kinabuhi. Amen. And Diyos magabindisyon. Hangatanan, good night, ha iyong atanan. Hallelujah. Okay, sa lahat po nating mga kaibigan, if this is your first time na nag-tune in sa ating programa, live po tayo dito po sa FB mula Lunes hanggang Miyerkules. At sa Webes at Biyernes, live po tayo sa ating YouTube channel. So, paki-like po at paki-follow ang page na ito na Kuya Joel Anatebek. At kung meron kayong pagkakataon, bisitahin niyo po ang ating YouTube channel, Kuya Joel Anatebek. At doon po niyo mapapanood ang ating mga live stream ng programang ito, Ang Baton Han Imo Problema. Sa lahat po ng ating mga subscribers ng ating programa at dito po sa ating page, salamat po sa patuloy na pagsuporta sa gawain ng Panginoon. God bless you at pagpalaing kayo ng Panginoon. Mahal namin kayo mga kaibigan, mga kabatuners. God bless you. See you tomorrow. Umabot na have a good night rest. Ang batong aaga nga ini nagahatag, ang batong paglaom. Kun kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga diri mo naiilo. Yan ang aaga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig ka la, adios, ikaw iya bubuligan.